Makinig sa mga ituturo ni teacher. Pangalawa, mag-focus. Huwag kang madidistract, gabi mo. Pangatlo, mag-participate. Sa mga question, makisagot ka na din. At huli, mag-enjoy mo. Mga kabibo, ating itaas ang mga kamay. Pagdaan sa mata, ipikit ang mga mata. Pagdaan sa bibig, itikom ang bibig, yumuko at ilagay ang kamay sa ilalim ng baba. Tayo ay yumuko at pumikit at sabay-sabay tayong manalangin. Dear Father in Heaven, we thank you for all the blessings that you have given us. We pray that you will give us wisdom to understand our lessons for today. In Jesus' name we pray. Amen. Natin gawin at hindi na natin poproblemahin ang mga ganitong mga bagay. Naku, nakakabulan na tayo yata. Halika kayo, malapit lang ang bahay ko rito. Wow! Ang ganda naman ang bahay mo, Ate Brendel. Looking rich! Yeah, boy! Rich? Ay, parang hindi naman. Ang lahat ng ito ay biyaya lamang ng Panginoon. Aww. Speaking of which, at yung sinabi ni Kapitan Bibo kanina... Sinabi ko? Kung maraming pera o mayaman lang talaga ako, nako, pwede na natin gawin ang lahat ng gusto natin gawin at hindi na natin poproblemahin ang mga ganitong mga bagay. May naalala kasi akong kwento mula sa Biblia patungkol din yan. In fact, isa itong parable. Gusto niyo bang marinig ang kwento? Ha? Sino ba naman tatanggi? Ikaw, Ate Brendel. Yeah! Okay!
mayroong isang taong mayaman at siya ay may-ari ng isang lupain na namumunga ng masagana. Kaya nga sabi ng mayamang ito sa kanyang sarili, "Oops! Wait lang! Bibo fact check! Sagana! Ang ibig sabihin nito ay sobra-sobra o marami. Gaya nito." Ano ang gagawin ko sapagkat wala akong mapaglagyan ng aking mga inaning bunga? Gigabain ko ang aking mga bangan at gagawa ako ng mas malaki pang kamalig. At doon ko ilalagay ang lahat ng aking butil at aking mga pag-aari. Ibutak check! Bangan o kamalig. Ito ay ginagamit bilang taguan ng mga inaning bunga. At sasabihin ko sa aking kaluluwa, "Kaluluwa, marami ka ng pag-aaring kamalig para sa maraming taon. Magpahinga ka, kumain ka, matuwa ka." Sobrang masaya na siguro ang mayamang tao na ito. Kaya inakala niya na dapat ay magpahinga na siya. Tumigil na sa pagtatrabaho at magpakasarap. Ngunit, sinabi sa kanya ng Diyos, "Ikaw na hangal. Hihingin sa iyo sa gabing ito ang iyong kaluluwa at ang mga bagay na hinanda mo ay mapapasa kanino kaya." Alam mo ba kung ano ang paliwanag ng Panginoong Hesus tungkol sa talinhagang ito? Gayon nga, ang nag-iipon ng kayamanan para sa kanyang sarili, subalit hindi naman mayaman sa Diyos. Grabe! Parang kanina, iniisip ko pa na magkaroon ng maraming yaman. Kita dito naiintindihan kita. Hindi naman masamang mangarap o maghangad na maging mayaman. Pero, kailangan pa rin natin paalalahanan ang ating sarili. That's right! Kaya, we always need God's Word. Pagyaman natin ang ating mga sarili sa salita ng Diyos. Kurek ka dyan, Mr. Aman. Ang kayamanan ng tao ay hindi dapat na sarilinin lang. Pwede rin itong magamit para sa ating Diyos. At pwede natin i-share sa mga nangangailangan at makatulong pa sa iba. At syempre, matutuwa sa atin ang Panginoon kung tayo ay maglilingkod sa Kanya sa halip na magpapayaman lamang tayo para sa ating mga sarili. Aha! Sa Jonah ang pangalan.
Tuhan.